Ang mga sumunod na linggo ay hindi malilimutan para sa akin. Si Hunter ay naging isang dakilang ama at isang dakilang manliligaw. Palagi niyang sinisigurado na ligtas at nababantayan kami, at nanatili pa siya sa apartment para alagaan ang anak namin habang ako ay nagtatrabaho. Hindi ko alam kung hanggang kailan ito. Ayokong dumating ang katapusan. Sobrang sakit ng iniisip ko. Palagi akong hinahatid ng driver niya sa school, at tuwing uuwi ako ay lagi niya akong sinasalubong ng aming baby sa may pintuan. Ako ang naging usap-usapan sa campus. Dinagsa ako ng mga kasamahan ko ng mga tanong tulad ng kung paano ko nakilala si Hunter James Montemayor at kung siya ba ang ama ng aking anak, ngunit ipinagkibit-balikat ko lang sila at nagpanggap na busy. Naglalakad ako sa hallway pagkatapos ng huling klase ko, nang may tumawag sa akin. Miss Sandoval, parang disaster ang boses. Ito ay walang iba kundi ang kilalang Victoria Bash, ang guro ng PE. Siya ay itinuturing na campus crush sa kanyang napakarilag na buhok at sexing katawan. Dalawang beses na siyang nakipaghiwalay at may sabi-sabi na siya ay may relasyon sa isang artista sa Hollywood. She didn't like me that much and not I. She told me once that stretch marks were worst and she hated them. Gagawin ka nitong hindi gaanong kaakit-akit sa mga lalaki, iyon ang eksaktong sinabi niya. Pero wala akong pakialam kung may stretch marks ako sa buong katawan ko, basta healthy ang baby ko. Hey! Nakita ng lahat na hinahalikan ka ni Mr. Hunter Montemayor. Ikaw ba ang bago niyang flavor of the month? Nagsalita siya sa nakakainis na boses. It's none of your business, mahinahon kong sabi. Sa totoo lang, nasaktan ako. May balak ka bang gawin siyang pagmamayari ng anak mo? Miss Bash, hindi kita sinasagot. He must be good in bed, yeah. But I don't think he will stay with you for long, especially you have extra baggage now. Mapapatay ko talaga ang instant na ito. Kailangan kong gumawa ng hakbang kung hindi, baka masabugan ko siya. Pinipigilan ko lang ang sarili ko sa pag-atake sa kanya. Ang aking anak ay hindi kailanman extra baggage, mahinahong sabi ko na nagnangalit sa loob. Nakadalawang hakbang na ako para maglakad palabas, pero tumalikod ulit ako para harapin siya. I am not his flavor of the month, he is my baby's father. I am his wife. I released my last blow. Did I just say that? Oh goodness! Nakita ko ang pagkagulat sa mukha niya. Hindi ko na siya hinintay magsalita at naglakad na lang ako paalis. The moment I stepped outside, I saw a familiar car with a man in shades standing like a bodyguard. Naglakad siya papunta sa akin at iniisip ko kung ako ba ang inaasahan niya. Miss Sandoval, nasa loob ng sasakyan si Mr. Montemayor naghihintay sa iyo. Sinabi niya. Tumango ako bilang tugon. Pinagbuksan niya ako ng pinto, at nakita ko ang baby ko na tumatalbog pababa sa kandungan ng daddy niya. Hi baby, sabi ni Hunter habang hawak-hawak ang adorable kong anak. Hello, umupo ako sa tabi niya at hinalikan ang kanang pisngi niya. Nagpout si Hunter at natawa na lang ako. Hello too, my naughty baby. I kissed the cheeks of my baby and he also kissed me back, leaving drools on my face. My baby tried wiping his drool on my cheeks at mas lalo akong natawa. Bago umalis ang sasakyan sa gate ng campus, nakita ko si Victoria na nakatayo mula sa malayo na tila isang mangkukulam na may masamang araw. Inilagay ko ang aking baby sa aking kandungan, at pinulupot ni Hunter ang kanyang mga kamay sa amin. Can I take you both to dinner? Magalang na tanong ni Hunter. Why not? Umiti ako. Kumain kami sa isang pribadong restaurant, isang napaka-private ang sasabihin ko. Hunter, curious lang ako kung bakit walang kumakain bukod sa atin. Inusenteng tanong ko. Ginawa kong exclusive ang lugar, para lang sa atin. Umiti siya ng napaka-sexy. Ha, nakalimutan kong bilyonaryo pala siya. Kayang-kaya niya ang kahit ano, lahat. Ayokong may mang-istorbo sa atin. Ah okay, iniyuko ko ang ulo ko. Ibig sabihin din ba nun ayaw niya akong makita? Baby, tumingin ka sa akin. Hinawakan niya ang baba ko. Gagawin ko ang lahat para protektahan ka at ang baby natin. Tumango ako at may pinunasan si Hunter sa gilid ng labi ko. Palakas ng palakas ang baby ko at tuloy-tuloy ang pagbangga niya sa kanyang high chair. Pinigyan ko siya ng soup at mukhang nagustuhan niya ito. Narinig kong hinihiling ni Hunter ang isa sa mga waitress na kunan kami ng litrato sa kanyang phone.
Magkatabi kaming nakaupo. Inilagay ko ang aking baby sa aking kandungan. Umiti ako sa camera, at kinunan niya kami ng ilang pictures. Next thing I knew, nasa likod ko na si Hunter na nakayuko para ilagay ang baba niya sa balikat ko, at inakbayan ako ng mga braso niya. Pinuhat niya ang baby namin na nagbibiro na naman ng mga nakakatawang baby words. Tumayo ako at hinawakan ako ni Hunter sa bewang ko saka nag-click ang camera. Iniskan ko ang phone niya habang tinitingnan ng mga pictures habang si Hunter ay nakaupo sa tabi ko kasama ang aming baby sa kanyang kandungan. Ako ay natatawa sa ilang mga pictures ng aking baby na mukhang napaka-cute at kaibig-ibig. Mukhang wala siyang pakialam sa paligid. Nakadikit ang mga mata niya sa mga ilaw ng chandelier sa loob ng restaurant. Pumasok ako sa isang picture kung saan nakatingin ako sa camera habang si Hunter naman ay nakatingin sa akin. Nilamon nito ang puso ko. Ni-bluetooth ko lahat ng pictures sa phone ko. Baby, pwede ba tayong mag-selfie? Tanong ni Hunter at napanganga ako. Kailan ka pa natutong mag-selfie? Hindi ko na napigilan ang tawa ko, lalo na't nag-pout siya. Nagbibiro lang ako. Sabi ko sabay hampas sa braso niya at isang malalim na gutom na halik ang tinugon niya. Itinulak ng anak ko ang mukha ng kanyang ama palayo. Baby, minsan pagbigyan mo si daddy. Sabay pout niya ulit sa baby ko, nagumaya sa pout niya, at lalo akong natawa. Si Hunter ay naging maasikaso sa amin. Nag-hire pa siya ng mga tauhan niya para bantayan kami kada oras. It creeped me out sometimes lalo na kapag sinusundan ka kahit saan ka magpunta. Sa oras ng pagtulog, hinayaan ko siyang matulog sa loob ng kwarto, ngunit hindi sa iisang kama. Nakatulog siya sa makeshift mattress sa sahig. Kahit na ang aking kama ay sapat na malaki para sa apat na tao, gusto niyang bigyan ng mas malaking espasyo ang kanyang anak. Parang roller coaster ang tulog ng baby ko. Tuloy-tuloy siya sa pagtalikod at ayaw siyang masagasa ni Hunter. I was getting ready to bed. Lumabas sandali si Hunter pagkatapos ng hapunan para ayusin ang ilang isyu sa kanyang negosyo. Nagring ang phone ko, at nakita ko ang pangalan ni Hunter sa screen. Hunter, hi baby, nasa labas ako. Okay, sandali, bumangon ako sa kama para pagbuksan siya ng pinto. Nakatayo siya doon sa kanyang glorious suit at kahit mukha siyang stressed, guwapo pa rin siya. Come in, umiti ako at hinila niya ako sa biwang ko at hinalikan ang buhok ko saka ang labi ko. I need to talk to you, sinabi niya, napawi ang ngiti ko. Alam ko kung saan ito pupunta. Hinila niya ako sa kandungan niya. Nagbaba ako ng tingin para iwas ng tingin. Kailangan kong bumalik sa London. Tahimik ito dahil alam ng Diyos kung gaano ko katagal hindi alam. Pinilit kong pigilan ang aking mga luha sa aking talukap. Ayokong ipakita sa kanya ang mga luha ko. Nanatili akong nakayuko. Okay, mahinang wika ko, at mabilis na tumayo sa kandungan niya, pero hinila niya ulit ako pababa. Hindi ko na napigilan ang mga luha ko. Dumaloy lang sila nang hindi ko napapansin. Baby, tumingin ka sa akin. Hinawakan niya ang mukha ko pero hinayaan kong bumagsak ang buhok ko para hindi niya makita ang luha ko. Baby, makinig ka sa akin. Mahina siyang nagsalita pero hindi ako sumagot, napahikbi ako. I have to settle some unfinished business, but I promise to get back here as soon as I can. Sabi niya sa akin nang magtagpo ang mga noo namin. Hindi ako sumagot. Tumayo ako mula sa kandungan niya at tumakbo patungo sa kusina. Naramdaman kong sinusundan niya ako. Tumayo ako sa harap ng lababo sa kusina, at tumutulo pa rin ang luha ko. Olivia, tinawagan niya ako. Go, just go. Don't do this please. I know this day will come. You don't need to explain. You don't owe me any explanation either. Just go. Baby, it's not what you think it is. Kung ganoon ano ang dapat? Sumigaw ako. I already know this will happen soon. Remember, I'm not your wife anymore, so you can do whatever you want to do. The least you worry is me. I tried keeping my voice pero hindi ko kaya. You are still my wife. You are, forever. I didn't submit the divorce papers. Ano, pinaglalaruan niya ba ako? Hingal ako na hindi makapagbitaw ng kahit isang salita. Magtatalaga ako ng mga lalaking magbabantay sa inyo ng ating anak. No, putol ko sa kanya. Dalhin mo ang mga minions mo. I am capable of protect myself and my baby. Our baby. Akin din siya. He was. Anong ibig mong sabihin?
I'm letting you go now. Sinubukan kong lumayo, pero hinila ako sa bewang ko. Bitawan mo ako, nagkibit-balikat ako. No, never. He is our son, Olivia. Nasasaktan ako every time you refer him as your baby only. Do you even wonder if he is yours? Inis kong dumura. Nanlaki ang mata niya. This is ridiculous, Olivia. Of course, I know he is mine and my blood. Let me remind you na virgin ka pa nung dinala kita sa higaan ko. Panay ang sigaw mo. Napaka-inosente mo lalo na nung dinilaan ko, it with my tongue. And when I made love to you again months ago, ang higpit ng higpit mo kaya naalala ko nung unang beses kitang pinasok at pinunan. And I trust you when you said I have been the only one. Madilim ang boses niya na nang-aakit sa akin. Pinisil-pisil niya ang puwetin ko at napasinghap sa earlobe ko. Naramdaman kong basang-basa ako doon. No, it was overflowing. Alam kong ito ay stupid at nakakabaliw, ngunit gusto kong maramdaman ang kanyang pagkalalaki sa akin sa huling pagkakataon. Tapos nangyari lahat. Dinala niya ako sa kusina. Ginawa namin ito sa ibabaw ng lababo, sa mesa sa kusina, sa sahig, sa tapat ng pinto ng refrigerator, at maging sa likod ng kalan. He made me come for the nth time na halos hindi ko na mabilang. May ibinulong siya sa tenga ko, pero hindi ko maintindihan. Sa huli ay napapikit ako habang nakayakap sa kanya. Goodbye, Hunter. Sa sumunod na 5 buwan, I felt so empty. Kung hindi dahil sa baby ko, nalunod na ako sa depresyon. Nanatili si Jasper sa bahay upang samahan kami at bantayan ang aking anak, ngunit naroon pa rin ang kawalan na ito na hindi pa napupunan. Araw-araw nagri-ring ang phone ko. Hindi ko pa siya masyadong nakakausap at kadalasan, hindi ko nalang pinansin ang mga tawag niya at nagkunwaring busy ako. Sa halip, tatawagan niya si Jasper para tingnan ako at laging kausap ang anak niya. Ang aking baby ay maaari na ngayong magbigkas ng ilang mga salita tulad ng, Mama, Dada, at tinawag pa niya si Jasper na, Anki, he is so adorable and genius and I'm a proud mama. Malamang na sinusubaybayan ako ni Hunter dahil sa tuwing gumagamit ako ng internet, palaging may mga notifications na nag-i-invite sa akin na mag-zoom sa kanya, ngunit lagi ko silang hindi pinapansin. I admit I miss his attention and his constant calling to my phone, but I am just controlling myself not to be attached to him. Palagi akong nabigo at mas maluwag, malungkot at nalulumbay. Naghuhugas ako ng pinggan nang tawagin ni Jasper ang pangalan ko. Via, gusto kanyang makausap. Alam ko kung sino siya. Pwede mo bang sabihin sa kanya na hindi ako available? Sagot ko sa iritadong tono. At kailan ka magiging malaya na kausapin siya? Nilagay niya ang 2 kamay niya sa bewang niya. Alam kong iniiwasan mo siya. Bakit ko naman gagawin yun? Alam mo namang naghuhugas ako ng pinggan, kaya busy ako, sabi ko sabay pakita ng mga bula sa kamay ko. Muli niyang inilapit ang telepono sa kanyang tenga. Hunter, yeah, naghuhugas daw siya ng pinggan kaya busy siya ngayon. Nag-evil face naman si Jasper at napangiwi ako sa kanya. Yeah, yeah, and you know what? Nakasuot siya ngayon ng pulang damit panloob at lumalabas ang puwitan niya. Patuloy ni Jasper habang naka-evil grin. Jasper, anong sabi mo? Inis kong binato siya ng bula kaya mas lalo siyang napahagik-gik. Saan nang galing ang pulang damit panloob? Papatayin kita mamaya, Jasper. Gusto kanyang makausap ngayon. Sabi niya habang tinatawanan ako. Inagaw ko sa kanya ang phone. Yes. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ko. Olivia, baby, hi. Parang kinakabahan siya. Anong gusto mo? Kamusta ka? Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko at email ko. I'm not answerable to you. Pinutol ko siya. Narinig ni Jasper ang iritadong tugon ko, at tinaasan niya ako ng kilay. Gusto lang kitang makausap. Nagmamakaawa ang boses niya. Marami akong ginagawa. Pwede ba tayong mag-zoom ngayong gabi? No, magiging busy ako. Kailan ka magiging available? Hindi ko alam. Probably never. I gotta go. Bye. Pinindot ko ang end button. Alam kong masungit ako, pero wala na akong pakialam. Umikot ako at sinalubong ang tingin ni Jasper. That was mean. Komento niya na may panunuya. Nagkibit-balikat na lang ako at ibinalik ang phone niya. It was already 15 to midnight pero masigasig pa ring naglalaro ang baby ko sa kama. Baby, we shall sleep now. The monsters are coming to us if we don't sleep, sabi ko sa kanya, pero hinawakan niya lang ang ilong ko at mas humagik-gik.
Alam naman niya siguro na wala talagang monster sa labas. Niyakap ko siya sa akin at sinisip-sip niya ang hinlalaki niya. Pinuksan ko ang aking laptop para i-check ang aking mga email at may tonelada na mula kay Hunter. Bigla akong nakarinig ng notification sound. Si Hunter na naman ang nag-invite sa akin na mag-zoom sa kanya. Napaka-perpektong timing, sabi ng sarkastikong isip ko. Kailangan ko na siguro siyang kausapin ngayon para hindi na niya ako guluhin. Natagpuan ko ang aking mga daliri sa pag-click sa button. Nakaupo kami sa kama kasama ang baby ko sa kandungan ko. Naaninag ang mukha ni Hunter na nakangiti at sexy as hell. Lumalaki na ang balbas niya at naka-black sweatshirt lang siya. Via, dumampi ang kamay niya sa screen. Hi, malamig kong sabi at malamang nakilala na siya ng baby ko dahil humagik-gik siya at walang tigil sa salita ng dadada. Give daddy a kiss, please. Halatang malungkot ang mga mata ni Hunter pero pinipigilan niyang umiti. Nilapitan ko ang baby ko at hinalikan niya ang screen kung saan dumidikit ang drool niya. Lumaki na siya, kinakabahang bulalas ni Hunter. Para siyang awkward, alam kong tinatakot ko siya. Matutulog na kami ngayon, halos hating gabi na, sabi ko sa kanya, at nakita ko ang dismayadong mukha niya at ang namamatay niyang ngiti. Thank you for answering my call. Malungkot siyang ngumiti, tumango lang ako saka isinara ang screen. Masama bang pinutol ko agad ang tawag? Hindi ko alam kung bakit parang nagigilty ako ngayon. At dito na po, nagtatapos ang part 6 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.